marami kaming, hindi kami eksperto sa IBON, pero marami kaming nakusap na scientist. So tingin namin, medyo ano siya, isang bagay na dapat nga ang pag-aralan. May mga pakinabang siya, pero sa totoo lang, may mga abanteng bansa tulad ng Germany, sine-phase out ang kanilang nuclear power plant kasi may risk talaga siya. So para sa amin, sa pangkalahatan, dapat pag-aralan na mabuti yung isipin na yan. Pero kinakatakot namin, ano yung motivation ni Pangulong Marcos sa pagbukas ng usapin ng nuclear plant. Sa pagtingin namin, yung propaganda ng kanyang pamilya na medyo isang tabi na yung napakalaking kontrobersya ng Bataan Nuclear Power Plant, kahit hindi niya ipabukas yung Bataan Nuclear Power Plant, kung magka-nuclear power plant, one piece of the puzzle sa pag-rehabilitate niya ng mga corruption fiasco ng kanyang tatay. And unfortunately, kung sa isang masalimut na usapin ng nuclear power, nuclear energy, ano yung pros and cons, kung haluan ng political propaganda, self-serving agenda na ganyan, hindi siya yung magandang climate para pag-usapan ng nuclear power. So kung may bentay sa kanya o hindi, pag-aralan natin, pero sa ano to, sa malino na agenda ng pamilya Marcos na ano to, na pabanguhin ang kanilang pamilya, ang kanilang pangalan, at medyo burahin yung mga kontrobersya, hindi ito yung tamang panahon, I think, na pag-usapan ng nuclear power.